Paano siya nang desisyon na yon? Basically, sinasabi na mali yung precept na kung hindi mapakitang meron siyang financial capability, ay hindi siya pwedeng tumakbo. Parang Kit Nagare, for your questions. Kit, go ahead. Good morning, Lakay. At syempre, good morning, Director James. No. Director James, nung bandang Miyerkules, na-monitor ko kayo sa balita at sabi niya, ipupunta kayo doon sa Palawan by Thursday, last week yun, no? Conduct voters, to conduct voters education. Yes. Now, alinsunod, Director James, sa Omnibus Election Code, Section 90, wow, ang COMELEC magbibigay ng libreng espasyo. Libreng espasyo sa bawat partido, no? Magtutunggalian. Tapos sa Section 92 naman, COMELEC time sa mga radio at TV. At sa Section 93, maglalabas kayo ng information bulletin para ma-elucidate ang mga issues patungkol sa Palawan, Palato at Palatri. Ang tanong ko sa iyo, Director James, no ha? Ilang radio station, TV station, ilang newspapers, at ilang bulletin, information bulletin, hinggil sa pagpapaliwanag, pabor, kontra sa Palawan 2 and 3, ang inyong isagawa. Nako. Nagsimula po kami ng aming mga press con tungkol sa Palawan ng pagpasok pa lang ng second half ng Pebrero. Every week na kami naglalabas ng mga press briefing natin. Nung dumating kami sa Palawan ng Marso, nagkaroon ng COVID issues dito sa Maynila, kaya hindi kami nakaalis kaagad. Pero mula ng first week ng March hanggang sa March 12, lahat po ng radio station ng Palawan ay puntahan namin at nag-conduct po kami air campaign doon, no? Yung mga proponent at yung mga opponent at opposition para mag-discuss ng kani-kanila mga opsyon. Hindi po natin sinunod yung sinabi ninyo yung COMELEC space and time kasi tinulungan naman tayo ng local media. Katunayan, isang Jarido, Repetek, binigyan kami ng libreng parang one whole page ad, no? So, nailabas po natin yung information na kailangan ng mga Palawenyo. At bagaman hindi natin sinunod exactly yung sabing libre space and time, eh talaga namang hindi natin na ma-maximize all the time, no? Especially since this is a plebiscite at ibang kalendaryong sinusunod natin dito. Pagdating po sa national elections, ibang usapan yan. Sa national elections, mas mahaba ang campaign period. Gamit na gamit po yung mga provisions na sinight ninyo. Pero dito po sa Palawan, again, ginamit natin yung radio araw-araw. Mula March hanggang sa mag-plebisito. And then lahat ng radio stations ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-air ng announcements natin patungkol dito. And meron pa kaming published ads. Very good, James. Yes po. Good to hear that. Ano, ha? Dahil sapagkat ako ay lagi nakamonitor sa RNL Palawan. At ang palagi kong narinig doon, yung mga announcer o yung mga pitarista, lahat ay pabor sa 3-in-1 Palawan. Pati si Governor at yung kanyang mga kalyado. Yun lang ang narinig ko. Ngayon, nakikipag-ugnayan din ako sa aking mga kaalyado doon, lalo-lalo na yung mga katutubo, wala daw silang monitor sa radyo. As in, yung kontra, ha, yung against sa 3-in-1. Mabuti na lang, gamit na gamit nila yung social media at doon medyo nagkaroon sila ng espasyo sa social media. No, ha? So, pakicheck mo yan na at ala talaga ako na monitor eh. Pwede ba pangalanan mo kahit sa radio station lang?
na nagamit ng mga Palawan naman? Isang radio station lang. Alam ko sir, Radyo Bandera, Radyo Pilipinas, Palawan, Alpha News. Eh, puro lahat yan, mga kwan eh. Mga bataan ni Gobernador Gobernador Alvarez yan eh. Ngayon, nakita na, malinaw na ang angas ng social media pagdating sa mga halahalalan, ipagpapatuloy pa rin ba ng COMELEC ang no money, no candidacy policy? Nagbago na po ang rules sa nuisance candidates. Merong bagong jurisprudence dyan at nagbabalangkas kung isa yan sa mga issues na tinakal ng Supreme Court doon sa desisyon na yon. So magbabago yan. Ano po particular na ang desisyon? Ano yung pinakamit sustansya ng desisyon na yon? Basically, sinasabi na mali yung prinsip na kung hindi mapakitang meron siyang financial capability, ay hindi siya pwedeng tumakbo. So basically, na sinasabi yung okay. Pagkasampes nyo, no money, no campaign eh. So tama po yun. So, parang ganun ang lumalabas. So pwede kayang, halimbawa katulad po, ilang beses na akong diniklara ng nuisance candidate, pero wala na ako pera. Pwede ko bang balikan? Kaya habulin at ng civil case ng mga commissioner sa COMELEC? Pwede naman po sir, pero remember, impeachable officers po yan. So baka gusto nyo impeachment na lang i-habol nyo. Director James, ano ha? Itong authority ng COMELEC comes with responsibility. At walang batas na nagsasabi na may papel na official ang Smartmatic sa mga halalan. So, ang tanong ko sa'yo, sino ba dapat ang dinimanda niya Bongbong Marcos ay ang mga commissioner sa Bilik dahil ang sabi niya, nagkadayaan sa halalan. Malinaw naman na si VP Lenny Robredo, walang papel na ginagampan niya. Kahit ano pang patambling-tambling gagawin niya, hindi niya pwede ikasipandanayan sa COMELEC. Hindi ba dapat mga commissioner ang dinidemanda? Ikaw siguro yung pwede dimanda po. Balikan kita, Sir Kita. Unang-unang sabi mo, kakasuhan mo yung COMELEC doon sa pag-disqualify sa'yo. Paalala ko lang sa'yo na yung jurisprudence ay prospective, hindi yan retroactive. So, baka wala kang kaso doon. Dalawa, yung kay Bongbong Marcos Macapo, di ba ano siya? Di ba sinabi ng Presidential Electoral Tribunal na wala siyang kaso? So anong pinag-uusapan natin dito? Talo ay. Ang tanong ko, Director James, hindi ba tinatanggap mo ba na talo siya? Na dinulog nila sa pinakamataas na korte, pinakamataas na korte nagsabi walang daya ang naganap. Tama po ba? Oo, tama yon. Okay, thank you sir. Anong question natin sir? Ang question lang, hindi ba dapat COMELEC ang kumanda, hindi si VP Lenny Robredo? Bakit COMELEC? Eh ang kini-question COMELEC ang may otoridad na magkanda at binagos ng boto. Sabi niya, nadayaan siya. Wala nang dayaan, di ba? Wala nang dayaan, di ba? Sinabi niya ng Korte Suprema na tinanggap ng jurisdiction na walang dayaan. So, ano natin?